Hello, 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 hello guys. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, morning talaga ngayon dahil umagang-umaga nga ay talagang gusto ko na naman mag-update ngayon guys dahil kagaya nga ng mga nakaraang araw magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin tayo nakapag-move on sa mga kaganapan dyan sa trinoma to the highest level pa rin talaga ang energy. Ayan, at syempre, bago ang lahat ay nais ko muna magpasalamat sa mga madam dito sa ating YouTube channel sa patuloy na pag-support at patunood nyo po dito sa ating channel. Thank you all. At syempre, shoutout din po dyan sa mga madam natin dyan sa Donbal National na magpahanggang sa ngayon na hindi pa rin matigil-tigil ang lahat ng mga pinag-uusapan tungkol dyan kila Donnie at kila Bell na hindi na matapos-tapos. Ayan, kaya nga natatawa na lang ang mga madam dyan dahil pitch sa 11 na guys. Yung ating pinag-uusapan ay nung pitch sa 9 pa yan. Grabe, diba? At sabi nga walang mag-move on. Dahil nga sa first ever mall show, diba? Kaya at ngayon naman napag-uusapan na magkakaroon na naman ulit ng mall show. Grabe. Eh, sana nga guys, diba, magkaroon ulit kasi dapat yung mas malaki, di ba? Kasi yung sa Trinoma, napakaliit ng lugar, pero ang dami-daming tao, kaya naman nagsisiksikan talaga, at mayroon din mga umiiyak dahil hindi nila nakita sila doon at sila Bell, di ba? Grabe nga yun. Kaya dapat guys, sa mga susunod, aga-agahan na lang para nasa unahan na kayo, di ba? Siyempre, hindi talaga maiwasan nyo na hindi nyo makita dahil sa sobrang nga naman talagang dami ng tao. Ang mahalaga ay nandun kayo mismo sa lugar na yon, ng time na yon. Tapos, hinihiyaw nyo yung pangalan nila Donnie at nila Bell. Diba? Full support tayo sa Don Bell. Kahit hindi man ako nakapunta doon, diba? Yung mga timbahay ay talagang sumuporta kila Donnie at kila Bell. At sana naman sa susunod, diba? ABS-CBN, Star Magic. Sana magkaroon kayo ng magdala kayo ng sarili nyong wifi, di ba? Para hindi naman napuputol yung ano, di ba? Yung live coverage. Grabe, doon na nga lang kami umaasa. Pero syempre, hindi pa rin tayo dyan na huli sa mga payuda ng mga nag-video. Ayan, thank you, thank you. Tapos, ang daming ang ganap doon, guys, sa loob ng cinema, di ba? Grabe. At ang pinag-uusapan nga ngayon dyan, guys, yung kapansing-pansing sing-sing nila Donnie at nila Bell na suot-suot nila nung gabi sa Trinoma. So ayan, 'di ba, grabe nga 'yon. So ibig sabihin, meron na silang promise ring, 'di ba? Kasi nga naman, 'di ba, kaade pa pag mga magjowa-jowa ay nagbibigay na yan ng sing-sing, 'di ba? As a sign of their love, 'di ba? Hindi pa naman yan sinasabing engagement na yan, pero alam niyo naman, 'di ba, pag mga yung first time magkaroon ng mga boyfriend girlfriend, 'di ba, mahalaga 'yun mga ganyan-ganyan sa kanila. So, 'di ba? Eh nga kasi sila doon at sila Bell, eh parang mga teenager talaga. Sa bagay si Bell, teenager pa naman talaga kasi 19 pa lang siya. So, ayun. Tapos si Donnie naman, nagpi-feeling teenager kasi mas bata si Bell sa kanya. Para makaano siya. Siya na yung nag-adjust kay Bell. Joke lang. So, ayan. Nagbibigayan sila ng sing-sing. So, meaning, di ba? Alam nga naman na si Donnie lang yun may sing-sing. At si Bell lang yun may sing-sing. Ito talaga, guys, silang dalawa. Ibig sabihin, silang dalawa ay may promise na sa isa't isa. Oh, grabe. So, ayan na nga, guys, diba? Tapos, yun pa ang hindi ko nga nare-reactan na gustong-gusto ko nang i-react dito nung nakaraan. Kaya lang, lagi talaga tayong busy, guys. So, ayan. Na, yung mga nagkumalat na mga videos at mga pictures na nagpabinyag si Bell kasama si Kuya RJ at si Donnie, diba? Nagpabinyag siya para maging magkapareho silang dalawa ng religion ni Donnie. Grabe, di ba? So talagang nasa inuuna nila ang Panginoon, di ba? As a center of their relationship. Kaya talagang si Bell ay nagpabinyag, di ba? Grabe, nakaka-touch yun. Yun ang pinakamalaking desisyon ng isang girl, di ba? Para gawin niya yung pag-change ng kanyang religion para sa lalaking mahal niya. Ah, di ba? Ibig sabihin talagang malalim yung kanilang kung ano mang relasyon ang meron sila. Siyempre guys, hindi na natin yan magikakaila na meron na silang relasyon na dalawa. Kulang na lang ang confirmation nila. Pero siyempre,
Okay lang na wag muna silang umamin. Pero sa kanilang mga kilos at mga pinapakita, guys, 'di ba? Talagang gawain na ng mga magjijowa, 'di ba? Lalo-lalo si Donnie, laging nakahawak sa bewang ni Belle, 'di ba? Laging naka-holding hands kay Belle. Naku, lahat ng oras. As in, walang minuto doon, guys, na hindi niyo makikita na si Donnie maghawak ang kamay ni Belle. Kaya, ano pa ba ang kulang? Kaya nga nagkukwentuhan dyan sa GC, ano pa ba ang kulang? Eh, kundi pastor na magkakasal sa kanila, grabe. At ano naman yan, guys, masyado pang bata si Belle. Larating tayo dyan. Siyempre, alam nyo naman, yung pagkapag-fan sa kanila doon at the Belle, ang dami mo nang na-imagine, di ba, na yung magpapakasal na sila, magkaroon na silang tatlong anak, kanyan. Kaya normal lang yan na mag-imagine-imagine ng mga kasalan dahil talagang, yun naman talagang ating gusto, di ba? Mga endgame. Tapos alam nyo ba, guys, may na-issue pa dyan na buntis daw si Belle. Hello! Di ba? Kung halimbawa nga buntis si Belle, di masaya naman yung ano, yung buong fandom, di ba? Kasi mga kanak na sila. Pero syempre, hindi naman totoo yan dahil unang-una, may takot sa Diyos si Donnie at syempre si Belle at hindi nila yung gagawin, di ba? Kasi talagang si Donnie at napalaki siya ng kanyang family. So, for sure, takot siya na gumawa ng ganyan na against the law ng Panginoon. So, ayan. Kaya, nasa tamang tao talaga si Belle, di ba? At ganun din naman si Donnie. At alam nyo, guys, di ba, kung fans kayo nila Donnie at nila Belle, alam nyo na yan mga journey nila, kung paano sila nagsimula, yun ang pinaka-the best, di ba? Na, alam mo yun, bardagulan muna sa una, tapos hanggang sa tiklop na si Donnie kay Belle. Yung una, di ba, lagi yung inaasar si Belle. Di ba, ganun naman ang mga lalaki kapag crush nila yung babae. Karamihan ay talagang inaasar nila para magpapansin. Parang ganun si Donnie. Grabe talaga yan si Donnie, di ba? Talagang, ang galing ng diskarte niya, 'di ba? Kinaibigan niya muna si Belle, 'di ba? Tapos hanggang sa ma-fall na sa kanya si Belle. Tapos ngayon nga mag-jowers sila, pero okay lang, wag muna nang aminin kasi ang dami-dami na naman yung mga kukontra. Sa ngayon pa nga lang ang dami-dami ng mga nag-iingay. Naku, guys, alam niyo kung kasi sobrang saya natin, hindi niyo napapansin din yung mga ang palaya dyan sa Twitter. Ang dami-dami talagang mga ini-issue kay Belle, di ba? Mga bulag talaga sila, guys. So, ayun, ang dami-dami nilang ini-issue, kesyo balaki daw yung ilong, ganyan, ang ganda nga, ganda nga ni Belle, di ba? Kung ganyan yung definition nila ng pangit kay Belle, ano nilang kaya ang tawag sa atin? At sa mga ganda, di ba? So, ayan, kaya, alam nyo, guys, gusto nila yung laging sinasabihan si Belle na malaking ilong kasi para matrigger siya na iparetoke yung ilong niya. Tapos kapag naman nagparetoke na, gumanda na lalo, sasabihin niya maganda lang kasi nagparetoke. Well, hindi yung gagawin ni Belle kasi may takot siya sa Diyos, di ba, guys? Kasi kontento na siya kung ano ang kanyang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Natural look niya yan at napakaganda niya. Hindi niya na kailangan magpa-retoke pa. Kaya sorry na lang kayo dyan, guys, sa mga nagtitrigger kay Belle na magpa-retoke dahil hindi niya yung gagawin. Dahil napakaganda niya na, di ba? Hello? Kung gusto niya kayo nalang magpa-retoke. Joke lang. So, ayun. Ano pa yung mga ini-issue sa kanya dyan? Na si Belle daw yung laging unang umahawak. Hello? Di ba? Kapag may karapatan ka naman talaga sa jowa mo, syempre kahit sino mo na sa inyo humawak ng kamay, di ba? Di ba? Ang mahalaga doon, nagkakaintindihan kayo. Tapos sinasabi pa daw nila fan service. Learn, di ba? Hindi fan service yan since ang tagal-tagal na nga nila na magka-love team, hindi naman agad-agad ganyan, di ba? May proseso talaga, di ba? Dati hindi naman sila nag-holding hands, pero ngayon nag-holding hands na sila kasi nga, nadala na yan ang mga process, di ba? Na-develop na. Tapos, syempre, automatic na yan na pag magkasama, ay talagang magdidikit na yung kamay, di ba? Halos si Donnie nga kulang na lang ikisibel sa publiko. Ayun na nga, yung madudulas na nga si Donnie. Gusto niyang ikisibel sa forehead, tapos naalala niya, nasa publiko pala sila. Kaya ayun, sinayakap niya na lang. Ay nako, kaya sobrang saya talaga ng mga ano ngayon, guys, di ba? Ng mga bula. Kaya yung mga habang tayo masaya, yung iba naman, galit na galit. Alam nyo, guys, yun, marami salamat sa inyong panonood at para tayo ditong radyo na kahit anong ginagawa mo, kahit nagluluto ka,
pinapakinggan lang itong ating vlog na nakakakilig. So ayan, yan naman din ang convenience sa atin kasi hindi na natin kailangan, hindi nyo na ako kailangan panoorin. So pakinggan nyo na lang ako kasi pa kapag pinanood nyo ako. So yun, kahit hindi ako nagpapakita dito kasi ganda ako ni Belle. So yun. So maraming salamat guys sa inyong panonood. And please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you for watching. God bless you all.